Hello guys! Welcome to my channel! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please, mag-subscribe na po kayo at hit nyo na po ang notification bell para po maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga video. Yes po! Ngayon po ay madadalas na naman po tayong mag-upload ng mga original content natin. Kung napapansin nyo, nung una akong mag-vlog, puro original na content po ang aking ginagawa. So, hindi ko naman sinasabi na hindi ako mahilig lang po ako sa mga clippings, na nangunguha ako ng clippings, then ginagawa ko siya ng istorya. Since napapansin po tayo o napapalo po tayo ni YT sa ganung mga sistema, kailangan ko pong maggawa ng original content. Sayang naman po kung hindi ko siya itutuloy since ang subscriber ko na po ngayon ay 10,355 na po siya. Isang taon na po ako nagbablog at sa loob ng isang taon ay naka 10,355 na po akong subscriber. So, nakakapanghinayang kasi kumikita naman ako. Kasi ang ano ko lang talaga is, ang hirap po kasi talaga na maggawa ka ng content na araw-araw ay po problemahin mo kung ano ba talaga ang i-content mo. Siguro kung ikaw ay small YouTubers, nararamdaman mo kung ano nararamdaman ko. Since pareho tayo, dapat mag-upload na tayo ng mga original content natin. Kaya ngayon, since napapalo tayo ng YT, so ito na naman ako, magagawa na naman ako ng sarili kong content na i-upload ko. Siguro every other day or twice a week. Ganyan ang gagawin ko. So, ito ngayon, ang topic natin is about sa utang. Siguro kaya ka nandito sa channel ko dahil interesado kang malaman kung paano ba mangutang nang walang collateral. Yes, tama po kayo. Alam nyo guys, sa totoo lang, mahirap talaga sa panahon ngayon ang umutang nang walang collateral. Bakit? Kasi sa panahon ngayon guys na meron tayong kinakaharap na pandemic, yung trabaho natin parang hindi pa siya ganun ka-stable. Ibig ko sabihin parang hindi siya tulad ng dati na siguro yung iba work from home pa rin or ganun. Pero ngayon kasi medyo okay na tayo. Pero ganun pa man mahirap pa rin talagang umutang. Alam niyo yan guys, napakahirap umutang. Kahit na may collateral ka, mahirap pa rin umutang. Napakadami ng requirements sa banko. Ito, kinukwento ko sa inyo to dahil ito ay base sa experience ko. Bakit ko nasabi? Kasi last 3 months, gusto kong magkaroon talaga ng sarili kong pwesto na meron nag-alok sa akin, nakunin ko siya. So, parang nag-iinteresado ko, nakunin ang pwesto since wala akong ganun kalaking kapital o pera pambili sa pwesto. So, naisip ko na mag-loan sa banko. Pwede naman akong mag-loan sa banko, kaya lang naiinis ako guys kasi ang dami talaga niyang requirements. Sobra. Para pag sa requirements pa lang, susuko ka na. Ganun. Ang daming hinihingi. Sobra talaga. So, hindi ko siya tinuloy kasi naiinis nga ako kasi ang dami talaga ng requirements. So, kahit na, alimbawa, mangungutang ka, salary loan, ang dami pa rin hinihingi. Or kaya, mangungutang ka, iahalang mo yung properties mo, dami pa rin ang hinihingi. Samantalang, ayan na nga yung properties mo, iahalang mo na, ang dami pa rin hinihingi. Pero pag nangutang ka naman sa mga tao, alimbawa sa private, may kakilala ka na nagpapautang, so, madali lang, one day nga lang makakautang ka na ibibigay mo na. Kaya lang talaga, ang tubo talaga is napakalaki. Compare mo sa banko, is napakaliit ng tubo nila dyan. Siguro 1% to 13% per year ang interest nila dyan. So, dahil, yun ang base yun sa aking na-inquire ng isang banko. So,
halos pare-pareha sila, ganun naman, ganun ang requirements nila. So, hindi ko siya tinuloy kasi nga, unang-una, sa requirements pa lang na ipoproduce mo, parang pagod ka na. So, minsan, nag-renew ako ng credit card ko at napa-inquire lang ako since malaki kasi yung aking limit ng credit card, ay nag-inquire ako kung paano ko siya malulo, kung pwede ba akong mag-loan sa credit card ko. So, nakakatuwa guys na sa credit card ay hindi mo na kailangan maghirap sa pagkuha ng sangkaterbang requirements para lang makapag-loan. Makapag-loan ka. So, tinanong ko siya kung magkano yung pwede kong i-loan about the credit card limit. So, nakakatuwa siya dahil sabi doon, once na nag-apply ka, nagamit mo ang credit card mo, 5 days processing lang ay makukuha mo na. Minsan nga 3 days lang ang processing nun ay makukuha mo na yung niloloan mo. Hindi mo na kailangan magbigay ng any kind of collateral sa credit card. Kasi malaking advantage pala guys na mayroon kang credit card sa mga bangko na malaki pala ang pakinabang nito. Ako ginagamit ko ang credit card ko sa pagbili ng mga grocery, ganyan, since may tindahan ako, nagagamit ko siya. Very useful talaga siya. So, hindi pa ako nag-try about the loan using by credit card. So, inquire lang ako. So, nakakatuwa siya na ganun pala talaga. Pagka mayroon kang credit card, ay napaka... Hindi naman lahat ng tao ay can afford na magkaroon ng credit card. Maswerte lang din naman ako at isa ako sa mga merong credit card. Ito naman ay hindi ko naman to in-apply sa bangko. Bali, nakuha ko tong credit card ko nung mag-loan ako ng car loan. Bali, nakuha ko ng car loan noon, siguro 2007, nag-car loan ako sa Toyota. At na pinansa ko ng bangko na BPI. So hindi ko gusto na magkakaroon ng credit card before kasi hindi ko nga 'to ginagamit eh kasi natatakot akong baka masarapan ako sa pagsa-shopping or pambili ng mga kung ano-ano kaya hindi ko siya ginagamit guys. Kaya pero nung may mga friends ako na talagang ginagamit nila ang credit card nila at napakaganda. So nainganyo akong gamitin ito. Matagal na akong may credit card since 2007 pa siya. So, hanggang ngayon, meron ako. Ginagamit ko naman talaga sa grocery lang. So, ngayon, since nag-inquire ako sa bangko, sa BPI, kung magkano ba talaga ang maloloan ko sa aking credit card. Base sa officers na tinanong ko about the loan, ay makakapag-loan ako ng almost 200,000. No collateral, ang dadalin mo lang ay yung ID mo. Yun lang ang ibibigay mo. Wala ka ng ibang pipilapan kasi nung manguha ka ng credit card, meron ka ng mga information doon. Lalo na kung regular mong nagagamit ang credit card mo, syempre, nakikita nila yung style ng payment mo, kung nalilate ka ba, or hindi ka nakakabayad sa credit card mo. Mas maganda kasi kung on time ka magbayad sa credit card, hindi ka na pe-penalty. So, mas madali ang approval talaga sa'yo. Or, pwede rin, nag-start kasi ako, ibig sabihin, wala pang 100,000 ang credit limit ko before. Pero, nung time na ginamit ko na siya, nagkaroon siya ng increase. Habang ginagamit mo kasi ang credit card mo, mas lumalaki yung amount na pwede mong tinataasan nila yung credit limit mo. Ibig kong sabihin, ganon. So, kung kayo ay may mga credit card, gamitin nyo po yan kasi mahalaga po yan na magamit nyo dahil in time na kailangan mo ng pera, malaking tulong po yan. Malaking tulong, lalo na kung emergency yung paggagamitan mo ng pera. So, big help talaga to para sa atin. So, ako, katulad ko, almost 200,000 yung
aking maloloan kasi meron yung credit card ko ay nagamit ko rin sa appliances last 2 months kung saan namili ako ng chiller. Kaya naman, eto, syempre, ibabawas yon doon sa credit limit mo. Kaya, ganun lang ang mailoloan mo. So, okay, sa akin, hindi ko naman siya totally, hindi ko naman siya niloan, nag-inquire lang ako kasi, malay mo, hindi natin masabi na magkaroon tayo ng emergency, ganun. Kaya, kasi before naman kasi, meron akong cash. Kaya lang kasi, advice ko lang sa mga tao na marami kang hawak na pera, huwag nyo pong i-invest ang inyong pera sa pagpapaganda ng bahay. Kasi ang bahay po kasi, hindi kumikita yan. Siguro ngayon, nare-realize ko na mas okay pala mag-invest sa lupa at saka sa mga alahas. Kasi yan, anytime, pwede mong isala, ganon, at tumataas ang value. Kahit hindi naman nabubulok yan, kahit tumagal ng ilang panahon yan, tataas at tataas ang value niyan. Hindi katulad sa bahay. Oo, maganda ang bahay mo, pero wala kang income. At bukod doon, lumuluma yan. At habang lumuluma yan, bumababa ang value niyan. Ganun yun, guys. So, kasi ako noon, syempre, nangarap ako ng magandang bahay. So, nag-invest ako sa bahay ko na konti lang iniwan ko para sa business. Ganun. So, mali pala yun, guys. So, isang tips lang. Tip po. Para siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo na huwag yung pagandahin ng inyong bahay. Ang sinasabi ko lang is, huwag po nating ibuhos lahat ang ating kaperahan o kayamanan dahil lang sa isang magandang bahay. Dahil hindi po ito kumikita. So, ganun lang po ang masasabi ko. Napakaganda po ng isang credit card dahil ito po ay makakatulong po sa inyo in time pagka sa mga emergency purposes. So, sana po nagkaroon kayo ng idea na ang credit card pala ay mahalaga sa ating sa atin, katulad ko, napakahalaga niya. Kasi mag-grocery ako, 1 month to pay, pagka updated ka sa pagbabayad, wala kang penalty. Bali, ang nagiging kita lang naman sa atin ng mga bangko sa credit card is yung mga pag nag-renew tayo ng credit card. Yearly kasi nagbabayad tayo ng fee. Katulad ko, ang binabayad ko almost 1,000. Ganyan. Okay lang, kasi maliit pa rin yan. Kung isang taon mo naman ginamit, okay lang na 1,500 ang bayad mo every year. Ganun po yon. So, sana po kahit paano ay nakatulong ako o nabigyan ko kayo ng konting kaalaman about sa paano ba mangutang ng walang collateral using credit card lang. At muli po, ako po si May Osmeña at sana po mag-subscribe po kayo sa akin at click nyo na rin po ang notification bell para po maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga videos. God bless us all. May Osmeña po.